Sa mga balitang mayroong pag-asa, PRACE program na idinaos ng Cavite Mission naging pagpapala sa mahigit 4,000 Adventistang nagsidalo o ordinasyon ng apat na pastor, mahalagang bahagi ng programa. Adventist World Radio matagumpay na nagsagawa ng mga pangangaral sa 18 lugar sa Oriental at Occidental Mindoro. Metro Lipa District Fellowship idinaos ng mga Adventista sa Lipa Adventist Academy kasabay ng South Central Luzon Conference PRACE program. Education Fellowship sinagawa sa pangunguna ng mga guro sa Zone 1 ng distrito ng South Central Occidental Mindoro. Family Camp masayang isinagawa ng Central Occidental Mindoro 2 District. Benefit Concert isinagawa ng Upper Laguna District para makatulong sa Nagkarlan Adventist Elementary School. Mga Adventista mula sa Albay Federation masayang nagtipon sa Thanksgiving Fellowship. Southern Luzon Adventist Youth Ministries Association nagbahagi ng saya at mga regalo sa mga kaibigan at kapatid sa San Antonio, Tinambak, Camarines Sur. Dalawang Adventist Motorcycle Trail Ministry sa Palawan Mission magkasamang nagsagawa ng Feeding and Gift Giving Program. Mula sa tanggapan ng North Philippine Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Ngayong panibagong taon ay muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Itinuring na pagpapala ng mahigit 4,000 Adventista ang kanilang pagdalo sa Cavite Mission PRACE program na idinao sa Adventist University of the Philippines, Putingkahoy, Silang Cavite. Naging tampok na bahagi ng nasabing malaking pagtitipon ang ordinasyon at pagtatalaga ng apat na pastor sa nasabing misyon. Ang kabuang kaganapan, balitang may pag-asa ni Samuel Puentes. Ating nasaksihan ang tagumpay na pagdadaos ng PRACE program dito sa Philippine International Church Adventist University of the Philippines na dinaluhan ng mga kapatiran mula sa iba't ibang distrito sa loob ng Cavite Mission. Ating purihin ang ating Panginoong Diyos na pinagkalooban niya tayo ng panahon na tulad na ito na tayo makapagtipon bilang mga kaalib ng Cavite Mission. Nawa ang presence ni Lord ay madama nating sama-sama sa ating pagpapasalamat at pagpuri sa Kanya sa ating sinasagawang PRACE program. And let us give glory to our God. The judgment has come and let us worship Him who created the heavens and the earth. Ang pagtitipong ito ay dinaluhan ng mahigit sa 4,000 mga mananampalataya at ating kinapanayam ang ilan sa kanila upang alamin ang mga dahilan ng kanilang pasasalamat at pagpuri sa ating Panginoon. Ako'y nagpapasalamat na this Sabat ay kasama ko yung family ko na mag-worship at magpuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung makikita nyo yung background natin, medyo naulan. So it's a blessing. Na kanina medyo mainit, now mabubuhos na siya. Pero still blessing pa rin to. Nagkita-kita ulit yung buong Cavite, yung Cavite Mission, to praise God and to have a fellowship with one another. I survived sa isang stroke for several months na ngayon na I thought hindi na ako makaka-recover, hindi na ako makakalakad, pero God is good that He gave me another chance to live a life in Christ. Ako ay masaya dahil ako ay kabilang sa mga taong dumalo at na-enjoy ang activity na ito ngayong araw. Salamat sa Panginoon dahil meron naman tayong mga kaagapay na makamanggagawa na tutulong sa atin sa mga bautismo, lalo na itong ating mga pastor ay ordinar. Naging parte ng maghapon na programang ito ang ordination ng apat na ministro ng Panginoon na sila Pastor Colin Aguilar, Pastor Norberto De Vera Jr., Pastor Arnie Fahilagmago, at Pastor Wilbert Lamanilaw. Dakilang Diyos sa kapangyarihan din po ng Banal na Espiritu, sila po'y pagkaluban ng kapangyarihan mag-usap, ipangaral ang inyong pabalita ng kaligtasan sa pamagitan ng pagpapahayag ng mensahe ng inyong tatlong sinugong anghel upang ang mga tao'y makaalam at sila'y mapalalahanan
ng tungkol sa inyong nalalapit na pagdating. Mula rito sa Silang Cavite, layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. 18 magkakahiwalay na lugar sa Oriental at Occidental Mindoro ang pinagdausan ng pangangaral na pinangunahan ng Adventist World Radio. At sa Barangay Tagumpay, sa Blayan, Occidental Mindoro ang nasabing pangaral na naghatid ng mensahe ng kaligtasan ay umakay sa 11 tao para magpasyang magpabautismo. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Godet Mia Martin. Ang Adventist World Radio AWR Mindoro ay nagsagawa ng evangelistic meeting sa 18 barangay lamang sa probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro at isang barangay Tagumpay sa Blayan Occidental Mindoro sa napili upang pagdausan ng nasabing programa. Ang gabi-gabing pangaral na ito ay nagsimula sa temang Revelation of Hope. Umikot ang mga topiko at naging tagapagsalita rito ay si Brother Antinor Corpus, ang kasalukuyang Adventist World Radio Farming Field Trainer. Ang layunin po ng katatapos na kusada ay upang ipalaganap ang salita ng Diyos na kung saan ito ay gawaing tinanggap namin mula sa AWR 360. Sinagawa namin na may paghahanda na kung saan may kanya-kanya kaming mga village. At ang katunayan nga po, katatapos lang ang pagbabautismo na kung saan ay inaalay po natin ito sa kaporehan at kalulhatian po para lulhatiin ang ating Panginoon Diyos. Sa pagtatapos ng programa, araw ng Sabado, may 11 katao ang tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa De Los Santos Resort ni Pastor Ruvinel Feldog, ang masigasig na District Pastor ng Central Occidental Mindoro, District 1. Kanina, tinanggap ko ulit at naway na nimbalik sa Panginoon, praise God. At I pray na for the next coming year hanggang sa si Christ dumating, ako sana ay makapagpatuloy na ng aking paglilingkod sa aking Panginoon. Sa tingin ko ay napakapalad namin kasi sa gantong pagkakataon ay natawag po kami, ang aking anak at ang aking asawa. Purihin ang Panginoon sa naging bungang ito. Tiyak na ito'y magiging hamon upang higit pang pag-itingin ang pagpapalakasan sa pananampalataya ng mga kapatiran at aktibong makisangkot sa lahat ng gawaing paglilingkod. Well, sa kami natutuwa nga at kami naabutan ng pangaral dito dahil gusto namin kasi ay may paunlad pa namin ang aming simbahan dito sa Banyang Tagumpay. Kasi ang aming mga membro dito kuminsan ay gawa ng kuminsan ng lalamig, pero kuminsan mainit din. Mula dito sa Barangay Tagumpay sa Blayan Occidental Mindoro, ako si Godit Mia Martin, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon ang mga Adventista mula sa distrito ng Metro Lipa upang sama-samang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ito ay kanilang idinaos kasabay ng South Central Luzon Conference Praise Program sa Lipa Adventist Academy, kung saan sila ay patuloy na nagkaroon ng kagustuhan na makibahagi sa gawain at paglilingkod ng simbahan. Si Ralph Acer Abihay para sa Balitang May Pag-asa. Sama-samang nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon ang mga kapatirang Adventista ng Metro Lipa District dito sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City, sa ginanap na taunang Praise Fellowship Program ng South Central Luzon Conference. Sama-sama ang mga kapatiran ng Metro Lipa District sa South Central Luzon Conference Praise Program. Ang nasabing programa ay isang malawakang pagtitipon-tipon ng mga miyembro ng mga lokal na simbahan sa distrito upang purihin at alalahanin ang mga biyaya at pamamatnubay ng Panginoon sa gawain ng distrito sa loob ng isang taon. May temang Jesus is coming, get involved, I will go with my church with urgency. Hinihimok ng programa ang mga kapatiran na makisangkot sa ministeryo ng simbahang Adventista hanggang sa nalalapit ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus.
Ang nasabing pagkupulong ay pinangsiwaan ng mga leader ng distrito mula sa 7 organized churches at 4 na care group companies at isang worshiping congregation. Ito ay sa pangunguna ng kanilang district pastor na si Pastor Ramil Pernilla. Praise program na ito ay gisingin ang kaisipan ng mga kapatiran na tunay ngang malapit na ang pagbabalik ng ating dakila at tagapagligtas na Panginoong Hesus, na marapat ang bawat isa ay maging involved, na mayroong paghangad na dalhin ang mabuting pabalita ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ang programa ay nabalot naman ng papuri sa Panginoon mula sa mga ibinahaging testimonya ng ilang mga kapatid tungkol sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang karanasang ito ay magpatuloy na magkakaloob sa akin ng kaisipan na kuyang hayo para marami pang tao ang makakita at makaranas na mayroong Diyos na buhay na patuloy na umiibig at nais sa ating mag-uwi sa langit na bayan. Bahagi rin ng programa ang pagdadala ng mga kapatiran ng kanilang mga handog bilang tugon sa panawagan ng South Central Luzon Conference na I Will Go Build My Church, Alkansya Ko, Alay Ko. Ang espesyal na papogramang ito ay tutugon sa pagtatag at pag-oorganisa ng mga bahay-sambahan sa mga teritoryong hindi pa naabot na pabalita ng pag-asa. Kaanib nito ang tema ng programa na nagsusulong sa kahalagahan ng total member involvement. Tunay po ang Diyos ang siyang nagbigay ng maraming blessings sa atin, and today it is worthy that His name be praised. Ang kahalagahan po ng bawat isang Adventista na makisangkot sa gawain at makiugnay sa ating Panginoon ay isa sa pinakamahalagang gawaing inatang sa atin. Hindi lamang isang pagsamba ng papuri at pagsasalamat, ngunit isang sabat ng paghamon at paghimok para sa mga kapatiran na nagigaganapan sa Inagaos na Praise Fellowship. Ating idalangin ang pagsiklab ng pananampalataya ng bawat isa na ang lahat na nagpupuri at sumasamba sa Kanya ay patuloy na lumiyab para sa pagtatapos ng gawain sa muli niyang pagdating. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Ralph Asya Abihay, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Pinangunahan ng mga guro ang Education Fellowship na ginanap ng Zone 1 distrito ng South Central Occidental Mindoro sa magsikap Seventh-day Adventist Church. Ang nasabing fellowship ay dinawas upang isulong ang Adventist Christian Education at makalikom ng suporta at panalangin para sa 2 Adventist schools doon. Naghahatid ng balitang may pag-asa si Arlene Jade Caspe. Education through eternity. Choose the best school for best education. Sa pangungunan ng mga kaguruan ng paaralang Adventista ay isinagawa ang Zone 1 Education Fellowship sa distrito ng South Central Occidental Mindoro na naglalayong paunlarin ang paaralang Adventista. Mahigit 100 kapatiran ang dumalo sa isinagawang Zone 1 Education Fellowship na ginanap sa magsikap Seventh-day Adventist Church sa probinsya ng Occidental Mindoro. Layunin ng mga kaguruan na mas paramihin pa ang mga estudyante sa paaralang Adventista na matatagpuan sa Gutad at Tanyag Kalintaan. At ikain rin nila na mas paunlarin pa ang mga nasabing paaralan sa tulong ng mga magulang at mga kapatiran. Mitiin ang bawat Adventistang paaralan ang may panumbalik sa bawat nilalang ang nawalang imahe ng kanilang manlalalang. Kaya sa lahat ng paaralan, ng Adventistang paaralan, ay wala rin silang mitiin kundi akayin ang mga musmus na isipang ito upang kilalanin siya bilang kanilang tagapagligtas at maakay sila sa buhay na walang hanggan. Makikita ang pagiging aktibo ng mga estudyanteng nag-aaral sa paaralang Adventista ng Gutad at Tanyag sa ipinamalas na talento sa larangan ng musika. The school that leads to Jesus, Adventist Education Fellowship, purpose is to meet and join that the brethren of the district to promote that the church has its own education system that is inspired by God to teach our children, brothers and sisters to be more acquainted in God's plan of salvation and His amazing grace. That the school leads children to Jesus and to educate them for eternity. We have Tanyag and Gutad Adventist Elementary Schools in the district that this fellowship helped these schools and the pupils.
na puno ang maghapon ng kagalakan at kabanalan sa bawat isa. Sa katapusan, ang mga kaguruan ay lubos na nagpasalamat sa ibinigay na suporta at pagmamahal sa ating paaralan upang ito ay mas lalo pang lumago at umunlad. Para sa balitang may hatid pag-asa, ako si Arlene Jade Gaspe, nag-uulat para sa NPUC News. Nakisangkot ang mga Adventistang pamilya sa family camp na isinagawa ng Central Occidental Mindoro 2 District. Doon ay magkakasamang tumibay ang kanilang samahan bilang pamilya at napanatiling buhay at basigla ang kanilang pananampalataya bilang mga Kristiyanong Adventista. Si Dapodil de Diyos para sa Balitang May Pag-asa. Nagdaos na year-end family camp ang ikalawang distrito ng Central Occidental Mindoro sa pangunguna ng District Pastor, Pastor Jessimel Cesar, na ginanap sa DCF Foundation Academy, dinaluhan ng humigit kumulang 60 pamilya ang nasabing programa na may temang I Will Go With My Family na binuksan noong Biyernes ng gabi kasabay ng paghahandog ng iba't ibang talento at sumasamang nagpuri at nagpasalamat araw ng Sabado. Layunin ng programang ito na paalalahanan na ang bawat tahanan ay itinatag ng Diyos at ang pamilya ay isang napakagandang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Gayon din naman upang ipagkaisa ang bawat pamilya sa pamamagitan ng mga inihandang aktibidad. Palalahanan ng atin pong mga kapatid, lalutigit ang ating mga pamilya upang kilalanin na ang Panginoon ang siyang nagtatag ng bawat tahanan upang ang Diyos ay magiging sentro at maging katugunan ng kanila pong mga suliranin. Nagkaroon din naman ng iba pang aktibidad tulad ng team building na kung saan dito nasubok ang pagkakaisa ng bawat miyembro kung paano magtagumpay sa mga hamon sa bawat istasyon at iba pang mga palaro na nangangailangan ng pagkakaisa ng bawat isa upang makamit ang minimiting tagumpay. Pag magkaisa kayo, nandoon ang tagumpay. Yung madali mong maano kapag sama-sama sa isang activity. Di ba ang ginawa naman yan na nating activity dito mula nung Friday, siyempre may Sabat tayo para sama-sama din tayo magpuri sa Panginoon. At saka yung sa panahon na lang ng paglalaro, maganda talaga yung mayroong pagkakaisa. Paano ihahanda ang pamilya sa mga darating na mga pagsubok? Unang-una na ang patuloy na paglapit natin sa ating Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ito kasama ang aking pamilya, mga anak. Ay marami po kami natutunan. Naway palagi nating tandaan na gawing sentro ang Panginoon sa ating pamilya upang ang pag-ibig at pagkakaisa ay patuloy na maranasan at maging matagumpay sa mga hamon ng buhay na darating. Mula rito sa DCF Foundation Academy, layuning maghatid pag-asa. Ako si Dapodil de Diyos para sa Hope Today NPUC News. Nagsagawa ng concert for a cause ang mga Adventista sa Upper Laguna District. Doon sa mga awit at musical offering, papuri sa Diyos ay layunin ng nasabing concert na makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng Nagkarlan Adventist Elementary School, ang church school sa nasabing distrito, ang Balitang May Pag-asa at musika hatid ni Arlene Manimtim. Iglesia.
Share your faith, share blessings ang ating nalintay para sa concert purpose na ating inanap ngayon to. Ako'y nagpapasalamat higit sa lahat sa ating distrito na Upper Laguna District na itibinubuno itong iglesia at kinasangkutan nito ang ating program. Sa mga ganitong pagkakataon, ating ipabahagi ang ating mga talento at sa ganung paraan, tayo napapagamit sa Panginoon. Sa mga ganung gawain, tayo nakapaglipon na masaya mula sa atin. Amin pong pinasalamatan ito sa kanyang kabutihan na ito ay nagbigay ng magandang resulta sa pag-usad ng pananampalataya ng mga kapatid para sa kanyang kaharian. Kami po ay ginanap po na ipensa ito ay isang proyekto na itinuro ng Banal na Espiritu ang gawin na ito kasama ang distrito ng Upper Laguna Music Department na nagpunsod po para sa amin para gawin ang proyekto na ito ay ang pangangailangan ng ating school ng Carlet Adventist Elementary School. Alam naman po natin kung gaano kahalaga sa ahensya dito sa isang distrito at kapag ito'y nangangailangan tulad ng repair sa building at sa ito pang mga pangangailangan sa operations, talagang na-touch ang bawat isa sa amin na kailanganin ng pagsasamang effort na na-distrito at na-buto na ito ng Orion Voices. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa lahat at ang aming pong prayer ay patuloy po ang mga ganitong proyekto ng ganitong programa upang ang ating pong school ay magpatuloy din na maglingkod para sa mga kabataan natin sa college. Ngayon ay maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Arlie Manipim, tagpupulad para sa Hope Today NPUC News. Masayang nagtipon sa pagdaraos ng Thanksgiving Fellowship ang mga Adventista mula sa Albay Federation. Ang nasabing fellowship ay dinaluhan ng apat na distrito at idinaos sa Ligao City, kung saan ay sama-sama nilang pinuri at pinasalamatan ng Diyos sa kanyang pangunguna at mga pagpapala. Ang kabuang detalye ng kanilang pinagpalang programa, Balitang May Pag-asa, ni Christian Ed Bonggon. Puri ng Diyos dahil sa kanyang patuloy na paggabay at biyaya sa kanyang bayan dito sa Albay. Isang natatanging Albay Federation Thanksgiving Fellowship ang ginawa sa Ligao City Gymnasium na may temang Give Thanks to the Lord for His Faithfulness and Goodness. Ang pagtitipon nito ay upang pasalamatan at papurihan ng ating Panginoon sa buong taong pagpapala sa atin at sa mga susunod pa. Dinaluhan ito ng mga kapatid sa apat na distrito ng Albay. Nagsimula ang programa sa isang prayer session na pinungunahan ng piling mga kapatid sa iglesia. Ang Sabbath School Service ay binuksan sa pangunguna ni Sister Tinkerbell Pauyumeñas, YIDA President. Sinundan ito ng mga testimonya tungkol sa kadakilaan ng Panginoon ng tatlong mga kabataan mula sa iba't ibang distrito ng Albay. Nagbigay din ng special features ang Dawn Singer kung saan ipinakita ang naging karanasan at epekto ng pandemya sa kanilang buhay kasama ang ating Panginoon. Pinangunahan naman ng ating keynote speaker na si Pastor Joven B. Hetosis, Southern Luzon Mission President ang Divine Worship, na ang mensahe ay sumentro sa ating relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, maganda po ang ginawang Federation Fellowship dito po sa province ng Albay, na kung saan dito po sa gym ng Ligao ay idinaos ang fellowship na ito na ang tema nila ay pagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang faithfulness and goodness at ang ganda po ng paglilingkod na naranasan dito. Maraming mga kabataan, maraming kapatid, at masaya po kaming nag-awitan, nakinig ng salita ng Panginoon para sa akin. Maganda po at nakatagpo namin ang Panginoon, nakatagpo namin ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan sa lugar na ito. Kaya okay na okay po ang Federation Fellowship na isinagawa sa lugar na ito. Masiglang nagbigay ang bawat distrito ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awit. Tinapos ang nasabing pagtitipon ng mga kapatid sa Albay sa isang commitment service na pinangunahan ni Pastor Joven B. Hetosis. Ang naging programa ay para papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon upang alalahanin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa atin at lalong maging handa pa ang bayan ng Diyos sa nalalapit na pagdating ng panahong mapanganib habang nakatuon ang mga mata kay Kristo na ating Panginoon. Mula dito sa Ligao City na may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Christian Edroslin Bunggo, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.
Saya at pag-asa ang kasama ng mga regalong hatid ng Southern Luzon Adventist Youth Ministries Association sa gift-giving program na kanilang isinagawa sa San Antonio, Tinambak, Camarines Sur. Ang nasabing programa ay bahagi ng kanilang Thanksgiving and Mission Trip sa San Antonio Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang masayang paglilingkod nasa balitang may pag-asa ni Catherine Rafalio. Sa buong isang taon ay pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan sa lahat ng bagay. Kaya naman bago magtapos ang taong 2022 ay binahagi ng Southern Luzon Adventist Youth Ministries Association ang pagpapalang ito sa mga kapatid ng San Antonio Tinambakam Sur. Naging bahagi ang Southern Luzon Mission at iba pang mga grupo ng kabataan sa bawat distrito sa gawaing ito. Ito pong activity po ng SLIMA ay upang i-reach out po ang mga communities sa pinakamalayong lugar. Ang napili po namin ang San Antonio, Tinambak. Ito po ay medyo dulo na po ng Camarines Sur. Pero nakita po namin na masaya po ang mga tao kasi po ang tema po namin, Jesus is in our midst. Nais po namin iparating sa kanila ang pag-ibig po ng Panginoon. Isang inspirasyon ang serbisyong pinagkaloob ni Pastor Dominador O. Gonzalez bilang panauhing pandangal sa nasabing programa. Sa hapon naman, namigay ng grocery packages at cash gift ang mga kabataan sa pamilyang bumisita at nakisaya sa pagpupulong sa araw ng Sabbath na ito. Matatamis na ngiti at mainit na pasasalamat ang binigay ng mga kapatid tanda ng kanilang pasasalamat at pagpuri sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa aming mga kapatid na dumalo dito sa lugar ng Barangay San Antonio, sa aming chapel ng Seventh Adventist. Nasa ngayon ay napakasaya namin at bigyan kami ng tulong. Nasa ngayong darating na taon ay mapaganda namin ang aming pathway papuntang aming church. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon, pati sa aming mga kapatid. Ang espiritu ng pagbibigayan ang sinasabuhay ng mga kabataang Adventista na pinapakita ang walang sawang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mula dito, Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ito po si Catherine Olikino Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Magkatuwang na nagsagawa ng feeding and gift-giving program ang dalawang Adventist motorcycle Trail Ministry sa Palawan Mission. Sakay ng motorsiklo, kanilang tinahak maputik, mapato at malayong barangay sa Batara sa Palawan para bisitahin at paglingkuran ang nasa 60 pamilya doon. Tunghayan ang kanilang masayang adventure samantalang naglilingkod sa balitang may pag-asa ni Novelet Escarcha. Madulas, mabato at malubak ang tinahak na daan ng pinagsamang puwersa ng Adventist Trail Ministry at Hope Trail Ministry upang maisagawa ang gift-giving activity sa Barangay Igang-Igang, Batara sa Palawan gamit ang kanilang mga motorsiklo. 25 kabataan ng mga medical missionary at young professionals ang tumungo sa Barangay Igang-Igang upang magbigay ng tulong sa mga naninirahan roon. Di alintana ang hirap ng kalsada at sama ng panahon ng mga nakilahok sa gawaing ito. Ang Igang-Igang ay 18 kilometro ang layo galing sa National Highway at humigit sa 200 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Puerto Princesa. Mahigit kumulang 60 mga bata at 40 pamilya ang napaglingkuran sa isinagawang feeding program at gift giving. Sobrang laking tulong po nito sa komunidad ng Igang-Igang, lalo na sa dito sa aming lugar ay karamihan dito talaga ay bilong sa mga IT. Tunay na napakabuti ng Panginoon dahil sa kabila ng pabago-bagong panahon at mahirap na daan, naging posible pa rin ang paghahatid ng tulong para sa mga tao. Kahit na may mga pagsubok, ay naipadama pa rin ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga simpleng bagay. So, masaya ako na nakasama dito since na first time ko makasama sa ganitong type of ministry. So throughout dun sa journey, dun sa biyahe, kahit na mahirap yung daanan, pero once na makarating ka na dun sa destination, which is etong Igang-Igang na napakalayo niya, from the main city, tapos nakita mo yung mga tao na naghihintay, na-experience ko yung joy na makita sila kasi
hindi sila ganun nare-reach ng mga tao from the city or sa labas. Kaya for them, I think na-appreciate talaga nila na may bumisita sa kanila na taga-malayong lugar. Mula rito sa Barangay Igang-Igang, Bataraza, Palawan, ako si Novelet Escarcha, layuning maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong social media post. Mula dito sa North Philippine Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.